po, na, basta po sir, nakita po namin siya, nasa taas na po yung kalayo. Po yung mga akos ko po, muntik na pong masunog yung dalawa ko pong anak. Mga kaibigan, mga katabang, dumako naman tayo sa kwento ng isang pamilya mula sa Taguytoy, Kamaligalbay, na isang iglap lang ay nawala ng bahay matapos masunugan noong 22 nitong buwan ng Agosto. Kuha sa cellphone video kung paano nasunog ang buong bahay ng pamilya ni Rena Mercadero. Dahil na rin daw sa mga mahihinang klase ng materyales, kaya napadali ang paglaki ng sunog sa kanilang bahay. Ayan, kitang-kita is grabe ang apoy. Naglalagablab. Grabe. Talagang matutupo ka agad ang bahay mo pag ganyang kalaki ang apoy. Kasama natin ngayon si Rena Mercadero. Rena, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. Opo. Saan nagsimula ang sunog sa bahay niyo? Ano po, basta po sir, nakita po namin siya, nasa taas na po yung kalayo. Tapos po, hindi na po namin kaya. So, wala kayong ideya kung paano nag-umpisa yung apoy? May nagsindi ba? May nagtapon ba ng sigarilyo? May gasera ba? Wala po sir eh. Kasi po, hindi po namin alam. Kasi po, madilim po. Gabi po yun. Anong oras nangyari ito? Alas 10 po ng gabi po. Alas 10 ng gabi? Umpo. So, natutulog na kayo? Umpo. Nasa loob kayo ng bahay mismo nung mangyari itong Umpo. Pagkasunog? Nagising po ako, tama, ihi po ako, sir. Tapos po, nung pagkagising ko po, dakulo na puso ko layo. Tapos dali-dali pong kinuha namin yung akos po namin sa kabila. Tapos po yung mga akos ko po, muntik na pong masunog yung dalawa ko pong anak. Ilan po kayong nasa loob ng bahay nang mangyari ang sunog? Anim po kami, Opo. Sir. Sino yung mister mo? Umpo, yung asawa ko po, ako po, yung apat ko pong anak. Na dalawa pong sa dayot, dalawa pong dakulo na po. Mabuti na lang naagapan yung, ilang taong gulang na yung mga anak nyo? Yung panganay ko po, 11 po. Yung sumunod po, 8. Yung sumunod po, na babae ko po, 6. Yung bunso ko po ngayon, 2 years old po. So, nung nakita niyong nasunog na, hindi kayo nataranta o anong ginawa mo? Kasi ikaw ang unang nakakita eh. Ano ang ginawa mo? Una ko po, sir, ginawa. Kinuha ko po yung mga anak ko. Abo ko po, gusto ko pong maligtas po kami ubos ng mga anak ko. Yung mister mo, ginising mo na rin? Umpo. Okay, nagsisigawan na kayo? Umpo. Oo. Marami ba kayong kapitbahay? Opo, pero ano po kaya, kasagsagan po baga po sir, kasi po pista po sa amin, kasagsagan po pista! Naman mga video po. So marami nagbibideo, okay. Umpo. Maraming lasing ba nung mangyari yung sunog? Medyo sa po. Baka may nagtapo ng sigarilyo. Hindi po namin alam, kasi po wala po kaming ano po eh. Pero wala naman kayong kaaway na maraming sinadya po. Yung pagsunog? Wala naman po. Matagal na po kami doon. Bali 13 years na po sir kami doon. Doon, wala naman kayong kaaway na kapitbahay? Opo, wala po. Okay. Kumusta yung mga anak mo? Anong pakiramdam nung nagtatakbuhan na kayo na inililigtas mo yung mga anak mo? Nataranta po yung lahat po kami sir, nataranta pati na po yung mga anak ko. Pati po ako sir, wala na po ako sa isip ko po, hindi ko na po alam kung anong gagawin ko po sir. Kasi ngayon lang po ako nakaranas nun eh. Nung makalabas kayo ng bahay, saan kayo dumiretso? Dito po sa luwan po ng balay po namin. Sa labas lang? May kalsada? Hindi po, sa ano po kaya kami, bulod po kami sir. Sa bundok. May magkapitbahay kayo, malalayo? Opo. Naglabasan na rin yung magkapitbahay nyo? Pumunta pa? Opo, matulong po kita na, pero hindi na po sir kaya. Malaki na po yung kalayo eh. Okay. Hindi na po kaya. So, matapos na masunog yung bahay nyo, saan kayo ngayon nakatira or nanunuluyan? Sa kubo-kubo lang po, sa day na lang po. Kubo-kubo po. Kubo-kubo. Sa daga na lang po. Kubo-kubo na malapit sa bahay nyo. Yung lupa nyo ba, may mga manyog? Opo, mga nyugan, may mga kahoy po. Mga kahoy. Kaninong kubo-kubo yon? Yung dati pong pinag-istaran po nung kuya po namin. Pero ito lupa lang, ang opo, sahig. Opo. Okay. Gano'ng kalaki yung kubo? Sa dayot lang po, sir. Sa day lang po siya. So, maliit lang yung kubo. Naubos ba lahat yung gamit nyo? Lahat po, sir, nang nasa loob po ng bahay po namin. Natupok po lahat. Ano lang yung mga nakaligtas, maliban sa inyo? Na mga yung suot lang po namin, sir. Suot lang ninyo? Opo. Pati yung mga gamit nyo sa kusina, naubos? Opo. Uy, matinding pangyari. So, ngayon, kumusta ang buhay? Nakakapagtrabaho na ba yung mister mo ngayon? Hindi pa po sir. Hindi pa po kaya po. Nakaka-recover po sir. Medyo may trauma pa. Po. Pero ano saan ang hanap buhay niyong mag-asawa? Ano lang po sir. Yung ang hanap buhay lang po sir ng asawa ko. Patandan-tandan lang po. Paupa lang po sir. Nagpapao. Pag may nag-kwan pa extra-extra. Anong mga alam niyang trabaho? Ano po niyang sir? Maghawan po sa palayan. Magkital po niyo. Ano lang po sir. Okay. Yun lang po. Okay. So sa ngayon, kumusta yung mga anak mo? Nakakapag-aral pa? Ngayon pa lang po sir, naglog po, pero... Ngayon pumasok na yun? Opo, pero pinatsaga ko lang po sa kunting gamit lang po muna. Wara naman po sir eh. Nasulo okay po kaya eh. Saan kayo ngayon kumukuha ng pang-araw-araw na pangangailangan? Saka ano yung mga ginagamit nyo? May mga nagbigay-bigay na ba sa inyo? Mayroon na pong nagtawang pong pakunti-kunti po sir. Yun po. So,
kahit papano nakakaraos. Pero siyempre hindi komportable. Saan natutulog yung mga anak nyo? Sa lupa? Dito po, sigbay-sigbay po kami sa daga. Anong nilagay nyo na lang na sapin sa lupa? Ano po, yung plywood po. Plywood. Gaano kahirap, nanay, yung pakiramdam na nakikita mo yung mga anak mo na nawalan kayo ng lahat ng gamit at sa halip na nakatira kayo sa medyo maayos-ayos na bahay, ngayon nasa lupa kayo. Anong pakiramdam? Medyo masakit po, sir, sa loob ko po. Kasi po hindi sana yung mga anak kong matulog po sa ganyang daga po, sir. Hindi po sila sanay. Dahil po, natatakot po ako. Siyempre, baga po, sir, paggabi po. May ahas. Medyo mayroon pong mga nag-aagi-agi ba pong mga hayop. Yung po, kinatatakutan ko po, sir. Kaya po, hindi po ako nakakatulog kasi po, binabantayan ko po yung mga anak ko paggabi po. Okay. Nanay, dahil po dyan sa sitwasyon ninyo, naidulog na po natin ito sa tanggapan ng Ako Bicol Party List. Kompo. At ito ang magandang balita. Ura mismo silang nagpaabot po ng tulong para sa inyo. Nandito na nga po. Mga gamit muna. Ha? Tanggapin nyo po ang mga damit. May mga damit niya. So damit, planggana, panig, pagkain, nandiyan pa. Oh, meron pa. Para sa kanya ito, no? Yan. Oop. O, oh, ito na. Para sa iyo pa ito, misis. Regalo pa rin yan ng Ako Bicol Tabang Ura mismo ni Congressman Saldico. Maliban sa mga damit at pagkain na nandyan sa likod mo. Kunin mo na, misis. Yan. Bakit naiiyak po kayo? Hindi ko lang po kasi, sir, matanggap so nangyari. So hanggang ngayon talagang medyo nahihirapan ka pa? Opo. Matagal nyo bang pinundar yung bahay nyo? Opo. Taon po, sir. Bago nyo na ako. Tapos bigla lang nangyari yung ganun. Tapos hindi ko po alam na ganun lang pala po yung mangyayari. Hindi ba naglalaro ng apo yung ano? Hindi anak po. Kasi po tinuturoan ko anong, po sila. Anong ginamit nyo? Gasera ba? Ano lang po, talighter lang po. Tapos pag ako po, sir, nagaluto po kami, titugunan ko po yung mga anak ko na pagkatapos po, parungin na po ang kalayo. Ayun, okay. Yun po. Okay. So, nanay, ano po ang masasabi nyo na andyan sa likod po ninyo? Sang katambak po dyan ang mga nakikita ko? Ano ang masasabi nyo kay Congressman Saldico sa Ako Bicol Party List at sa palatuntunan ito? Ako po ay nagpapasalamat po sa ayun, inyo nanay, oh, sa lahat po. Sige, nanay, ano masasabi mo? Ako po ay nagpapasalamat sa Ako Bicol Tabang Ura mismo. Maraming salamat po sa lahat po ng tulong niyo po. Maraming salamat po ikaw sa ako. Naman, nanay, binulol mo pa, Saldico. Congressman Saldico. Presensya na po, sir. To, okay lang, okay nervous lang po. Naintindihan ko po na medyo nandun pa yung trauma, na nasunog yung banyo. Ninenervyos ka pa minsan. Baka importante, nanay, tandaan nyo lang ito. Habang buhay, may pag-asa. At huwag niyong magkakalimutang manalangin sa buong may kapal. At alalahanin nyo, mayroong isang Congressman Saldico at mayroong Ako Bicol Party List na handang tumulong sa inyo. Opo, opo. Okay?